So ayun nga guys, since nauuso na naman ang cookies ngayon, gagawa tayo ng cookies na uso ngayon. Ito, tignan nyo naman. Super yummy at meron tayong Biscoff coffee. Yon. Welcome to my channel guys, it's me again, Lulu, ang inyong Lala Lulu na nag-filling vlogger. So itong pinapakita ko sa inyo, ito yung mga gagamitin natin sa ating cookies. Meron tayong Biscoff, meron tayo dong regular chocolate chips at saka yung dark chocolate chips. Yes, gagawin natin yung mga nauuso na naman ngayong cookies, di ba? Kung napapanood nyo ako sa Facebook, nag-review tayo ng mga cookies na gawa ng iba, yung mga sa online ba. So ayun nga, kailangan lang naman natin, ang una nyong gagawin is dapat malaman nyo yung basic, yung pinaka-basic ng cookies, and then from that mag-a-add na lang kayo ng mga flavors like this. So sa basic, kailangan mo lang ng isang bar ng butter, softened ang butter, hindi melted ha, softened lang. And then kailangan mo din ng 2 cups of sugar. Ang ginagawa ko half and half, half na brown, half na white, para ayoko kasi ng masyadong matamis. At saka 2 eggs, medium size lang na eggs. Ayan. So yun lang naman ang kailangan nyo. And then of course ang ating all-purpose flour na 400 grams. Then 1 teaspoon of baking powder, 1 teaspoon of baking soda, and a pinch of salt. And then saka na tayo maglalagay ng flavor. So ang gagawin nyo lang, ayan, i-incorporate nyo lang lahat ng ingredients para magsama-sama sila. Siyempre, gumagamit ako dito ng hand mixer. Pero kung wala kayong hand mixer, ay okay lang. Kung kayang-kaya nyo yung gamit. So, ganyan ang magiging texture ng ating dough. Ito yung pinaka-basic ng cookies natin. From that, pwede nyo nang laruin ang mga flavors. Okay? So, yun ang magbibigay kong tip sa inyo dyan sa mga cookies natin. By the way, itong cookies na ito ay pwede nyo nang i-bake nang hindi siya pini-freeze. Diretso nang i-bake. Or pwede namang i-freeze nyo kung medyo may time pa kayo. At syempre, kung pangbenta, kailangan nyong i-weigh para sigurado kayo. Dito nga sa ginagawa ko, ihahatiin ko yung dough sa dalawa dahil ang gagawin nating cookies ay yung chocolate chips with white chocolate na regular lang ang chocolate chips, at yung isa dark chocolates with nuts. So dalawang flavor. And then yung Biscoff naman hindi ko pa napakita dito sa inyo. Okay. So yung dalawa muna ipapakita ko sa inyo. Pero ang importante sabi ko sa inyo yung basic na dough ng cookies para from there malalaro nyo na ang mga flavors. So ayun, hinati ko lang yan sa dalawa. Wala pang 1,000 grams kasi yan. So nasa 900 something lang. So hinati ko. And then itong ang una, gagawin natin chocolate chips na normal with regular chocolate chips. Pero lalagyan natin ng palaman kung nakita nyo sa unang clip natin yung may white chocolate. Dahil yun ang nauuso ngayon, yung may naglalabas na chocolate. O diba? So ayan, dito hindi na tayo gagamit ng mixer. Pwede niya na nating haluin ng ating kamay. Ayan, ganyan nga. So ayun, doon naman sa isa, yun na nga, yung dark chocolate with nuts. Ang nilagay ko dyan is almonds and walnuts. So ganyan lang natin gagawin ang ating chocolate cookies. Kaya ito, dahil nga magpapasko, so marami na naman niya mag-order. Kaya gawin nyo na itong pang-negosyo, o diba? Or kaya sa mga relatives nyo. Super yummy naman talaga. So, ang gagawin natin dito, syempre kung pang-negosyo, kailangan same-same ang kanyang size. So, ang ginawa ko is 100 grams. Pero pwede namang 70 to 100 grams ang gawin nyo. So, i-weigh natin. Look at my weighing scale. Diba ang ganda? So, yan nga kasi may time pa, wala pa akong time. So, ang gagawin ko, ipiprepare ko lang ito at ilalagay ko sa freezer. Pwede yan para hindi siya yung bagsak talaga. Kung ayaw, kasi ang uso ngayong cookies is yung medyo parang malaman. Katulad ng unang clip ko, hindi yung bagsak, diba? Noon pa yung mga bagsak. Nag-i-evolve din ang cookies. Ano ba kayo? Syempre, hindi na uso ngayon yung bagsak na cookies. Ang gusto na yung parang mataba na maumbok. O yun. Kaya, i-freeze natin. Pwede
think overnight or 3 hours lamang. And then, ang pag-bake pala nito is only sa akin, sa oven ko, is 15 minutes lang with high, mataas ang ano niya, ang temperature niya. Yes, mataas ang temperature niya kasi gusto nating wag siya talagang bumagsak. Yung umalasa na siya din, hindi siya babagsak. And ito na nga, medyo magkakalayo ang pagkalagay ko kasi nga, para baka magdikit-dikit siya. Yung itong dalawa, yun ang Biscoff, okay? So yan, naka 380 degrees Fahrenheit yan. Depende sa oven nyo ha. Depende sa oven nyo yan. Tinayin blobs ko lang, makikita nyo matagal siyang bumagsak. Sa 15 minutes na yun, makikita nyo hindi siya bumabagsak. Kasi kung minsan, di ba, makikita nyo sa cookies natin, pagsalang mo palang ilang minuto palang bagsak na, yun ay kung hindi natin na-freeze. Since na-freeze nga natin ang ating cookies, nagmamali-mali na ang aking pag-pronounce. Ayan, ganyan yung mangyayari sa kanya. So, antayin lang natin na ito ay maluto. So, ganyan. Pag after 15 minutes, hanguin nyo na kahit akakala nyo hindi pa luto. Ayan, medyo malambot pa. Kasi in due time, magtitigas na yan. Basta palamigin nyo lang. So, ayan na. At ito yung Biscoff. Then, ilalagay nyo na yung biscuit. Ito naman yung chocolate chips natin na merong white chocolate sa loob. So, let's see kung talagang merong white chocolate yan sa loob. Look at that. At alam nyo ba, ito na ibenta na to. So, ang comment is hindi siya gaanong matamis. Sure naman po na hindi talaga siya ganong matamis. Dahil nga, hindi natin pinurong white ang sugar. Okay? So, yun. Natakam na ba kayo? Gumawa na kayo ng sarili nyong cookies. At ito yung Biscoff. Kung bakit hindi ko sa inyo na film ang paggawa. Ito yun ang mga natapos nating chocolate chips. At ito yung Biscoff. Nilagay lang natin yung biskuit. Habang mainit pa, itinusok natin dyan. So, ganyan ang 100 grams. Ooh, nakakatakam talaga sa huli nito. Meron tayong taste test. At ito nga, yung dark chocolate with nuts. O, diba? Ang yummy. So, may taste test tayo dyan. Panoorin nyo sa Biscoff Coffee. Ayan! So, taste test. Oh, we have this. Look at... Oy, may makikiagaw. So, ito na nga guys. Bakit tayo bibili kung kaya naman natin gumawa? At gumawa nga tayo nitong Biscoff Cookies. Yes, you heard it right. Biscoff cookies na super yummy talaga guys. Look at that. Oh, hindi ko na yan ininit. Ganyan na yan. So, ayan. Tignan nyo, mayroon siyang white chocolate. Ayan, tikman natin. At sobrang sarap. O, approve ang lola nyo, diba? Siyempre, gawa nyo yan. Choklang. So, ayan, o. Oh, may white chocolate at yung Biscoff na spread. Ay, ang sarap. Tamang-tama ang tamis. So, yun lang. Share ko lang. Bye!